So yo, isang magandang umaga naman sa atin mga ka-pet lover, no. So umaalala nyo, no, na nakarang video o nakahuli ako nung tarantula. Pinyaro naman kasi gala yun. Hindi na siya pwedeng. Whoop. Ang tarantula. Yan laki. So nagkaliksik ako about doon sa nahuli ko. At ano, i-share ko sa inyo yung nakakalap kong information, no. Pero bago natin simulan yung talakayan natin, kung bago lang kayo sa aking video, so i-click niyo yung subscription button at ang notification bell para maging updated pa kayo sa mga susunod pang video, no. So simulan na natin ang talakayan. 1, 2, 3, come on. So yun nga, no, mga ka-pet lover. Ang nakuha ko palang tarantula is yung tinatawag nilang Plogilus bayeri, o mas kilala bilang Philippine dwarf tarantula. At ito ay lumalaki lang hanggang 4 inch. At ang total lifespan nito ay 3.5 years from isling to adult size, no. At kaya nitong maglay ng eggs hanggang 158 pieces. Isipin nyo, no, mga ka-pet lover, no. 158 pieces yung egg niya, tapos mabubuhay mo lahat 'yon. So 'di ba ang galing? Kaya pala nagiging invasive sa atin yung Philippine dwarf tarantula, dahil sa madami sila maglay ng egg. At yun nga, no, 3.5 years tumatagal yung buhay ng female natin. So tuloy na natin yung talakayan, no. 158 pieces after 2 weeks pala. Yun, 158 2 weeks yung paglilay niya ng egg. At hinahatch niya yun ng 3 weeks. So isang buwan ang antay natin bago mahatch yung mga egg nung ano, nung Philippine dwarf tarantula, no. So diretso na tayo sa ating topic. So at alam nyo ba na ang P. bayeri ay hindi katulad ng ibang old species. Ito ay hindi agresibo. Hindi siya agresibo is ano, kailangan pa natin mag-ingat dahil di natin alam kung may lason ba yung kanyang pagkagat, o kung masama ba sa atin yung kanyang ano, kagat. Dahil alam naman natin na yung ibang tarantula is venomous, no. So kailangan pa natin mag-ingat kahit na alam natin na hindi siya ganong agresibo. Pa, napag-alaman ko rin na ang P. bayeri pala ay sobrang mahiyain, kaya madalas lang sila sa kanilang bahay. So yun nga rin yung napansin ko, no, doon sa akin lalagyan. Madalas lang siya nasa ilalim ng lupa kapag pinapakain ko siya, no. So kailangan ko pa ilagay sa ano, sa kanyang, sa butas nung kanyang bahay yung ano, yung super worm, para lang ipakain sa kanya, no. Pero kumakain naman siya sa akin. Sa din ito sa mga pwede sa mga newbies. So yun nga, no, mga abutete. 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 Mga kaya pet lover, no. So yun nga, no, mga pet lover. Ang Philippine dwarf tarantula is okay din pala sa mga baguhan sa pag-alaga ng tarantula ng exotic pet. So yun nga, no, yun lang yung mga nakalap ko na information dun sa aking bagong alaga, no. Kung nagustuhan nyo yung video, o pindutin nyo yung like button. At syempre bago ko tapos yung video, o ito na yung inyong mga shout out. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Kyle Hasegawa, no, na laging updated sa aking mga video. Tapos shout out kay Pet Master Business and Pet. So bisitahin nyo yung channel niyan, subscribe nyo na din, marami kayo matutunan dyan. Kay Scout Keeper, kay Scout Fish Keeper, at kay Samuel Fishes, yan, mga may channel yan sila. So subscribe nyo na lang, no, marami din kayo matutunan sa kanila. At ayun lang ang mga ka-pet lover, dito natatapusin yung video na to, no. So hanggang sa muli natin pagkikita.
butete out.